Nakakatuwa naman. Kasi yung mga napad ko po, walang pindutan eh. Oh. The remote, yung gano'n. Maliwanag eh. Parang lahat seat lang ang pega naman. Oo nga. Salamat. Okay, start na ako. Okay, King. Ano, konting background lang about your character. Parang tell us more about your character. Ako dito si Claire Sandoval. Isa ako ditong ampon ni Miss Evelyn na si Ate Angelica de la Cruz. And si Claire dito is longing siya sa magulang niya. Kasi hindi man lang niya nakilala yung mga magulang niya nung bata pa lang siya. This is not your, this is a contributor role ba? Or not so? Contributor role. Actually, first time ko to eh. Kaya sobrang pressure para sa akin ito. Tsaka syempre okay lang. Kasi mas maganda yung na-challenge kay. Kasi pag na-challenge ka, mas binibigay mo yung best mo, diba? So you think okay lang siya? Kasi, you know, we've seen you lead in lead roles. Tapos yung accepted a contributor role. Is that something of para an issue sa akin, okay lang naman. Kasi alam ng GMA kung saan ako bagay, kung saan, at saka alam kong may tiwala naman ako sa GMA na kung saan ako, kung saan nila ako ilalagay nila kung saan ako nababagay, at saka mas okay din naman to para matry ko naman yung ibang role. And you're okay without Kiko in the project? Okay lang sa akin. Hindi naman porket magkahiwalay na kami ng shows, wala nang Kimko. Ay, wow! Di ba? You miss him? May follow-up na agad. Oo naman. Alaka. But, kasi sobrang strong pa rin yung ano eh, yung fan base ninyo kahit hindi kayo magkasama. Actually, nagme-message sila sa akin, sana daw magkasama uli kami sa isang show. Sabi ko, malay natin in time, 'di ba? How does he show ano, yung support niya sa iyo? Si Kiko. With this role. Kasi dati tinanong din niya ako kung okay lang ba daw sa akin yung contribution. Sabi ko, okay lang. Sabi niya, maganda nga yung role ko eh. Mas ma-challenge ako. Actually, kaming dalawa nagtatanong sa akin, okay, ano bang kailangan kong gawin? Parang nag-workshop kami dati sa isa't isa, parang ganun. Kasi nga, bilang siya sa Amboy, parang third wheel siya kay Barbie and kay Andre. Parang naghahanap kami ng iba-ibang artista, tapos kukunin namin yung parang personality na pagsasama-samahin namin. May mga specific preparations ka ba since first meaning mag-contrabida? Or tinignan kang mga friends? Oo naman, kasi sabi ko, first time ko to, hindi ko pa alam yung nagagawin ko kasi nasanay ako sa bida. Pero gusto ko rin naman yung role na to, dream role ko rin siya. Ang ginawa ko is parang, kasi direct Neil, sabi ko, direct, first time ko to kontra bida. Congrats anak, kasi anak tawag niya sa akin. Tapos, pwede niyo po baka i-workshop, sabi ko, kasi sigurado akong mahihirapan ako sa character ko dito. Tapos win-workshop niya ako, tapos po yun. Tapos may ibang ginagaya ko, iba't nagtatanong ako kay Ate Ina Fileo, natanong, Ate Ina, paano ba maging isang kontrabida? Sabi niya, kailangan kampihan mo lang yung character mo. Yun yung sabi niya. Kailangan mahalin mo yung ginagawa mo. How was your working relationship naman with the other cast? Kasi si Bea, nakasama mo na before. So ako. Yung service sa lahat. Yung unang araw ko, medyo nahihiya pa ako. Pero yung mga sumunod na araw, ako na po mismo nagtatanong sa kanila. Kasi mas maganda yung ikaw magtatanong eh. Parang nakakuha ka ng advice sila, ng mga idea. Sobrang masaya naman kami lagi sa set. Pero yung tinanggap mo yung role mo, as in mula umpisa hanggang ano, kontrabida talaga siya? Or merong ano na? Si Claire naman kasi malambot din yung puso niya, lalo na kay Tita Evelyn, kay Ate Angelica, kasi nga longing siya sa magulang niya. Kaya may mabait na side pa rin naman si Claire. Siguro hindi lang niya maiwasan, mainggit. Kasi gusto niya lahat ng atensyon nasa kanya. Gusto niya lahat tama siya kahit mali na siya. May mga nakikita ka ba, ano, parang yung ikaw, kung ano yung nakikita mong parehas kayo ni character mo? Pagkakaparehas namin, Claire. Siguro yung hindi siya lumaki sa magulang niya. Kasi ako lumaki ako sa lola ko. Hindi ko nakasama si mami. Baby pa ako nung umalis siya, naghiwalay sila ng dad ko. Ayun siguro pagkakapareha namin. Kaya kapag may mga eksena kami ni Ate Angelica, sobrang gustong gusto ko talaga. Okay, how was it working with Angelica? Sobrang marami ka rin matututunan. Sobrang masaya. Masarap sila katrabaho lahat. Hindi naman nahirapan kasi of course they're veteran. Actually,
is at Angelica. Nakasama ko na po siya dati sa Biritera. Ah. Sa Biritera. Tapos ito na po yung pangalawa namin yung pagkasama. Sila Kuya Raymart po, mga first time ko, tapos Latina. Nakasama. It was pretty much like a reunion for you two. Tapos, kumbaga ikaw yung may kasama na matagal na. Opo, si Bea and si Ate Angelica nakasama ko na. Sila Jack naman, si Derek din nakasama ko na po sa CRS. Siya po yung love team ko doon. Tapos si Jack, nakasama ko naman sa mga workshops. Ano na lang yung parang latest update sa character mo? Yung mga latest na scenes. Sa ngayon.